At akin na pong tinatawagan ang akin pong may bahay. At meron po siyang isang asawa. Ako po yun. Meron po kaming tatlong anak. At siya po ay graduate ng Master in Christian Education sa International College of Mission and Theological Seminary. I'm calling on my one and only wife, Sister Leia Marie De Vera. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Kamusta ang bawat isa? Ayan, kamusta po kayong lahat? Ako po ay masaya na andito kayong lahat kasama po natin sa ating pag-aaral. Mami at Daddy ay narito po. So, muli, magandang gabi po sa ating lahat. Nawa po ay malinaw nyo na napapakinggan ang aking boses ngayong gabi. Okay, pakitype po yung name, location po ninyo at yung church ninyo para ma-shoutout natin yan at makita natin kung saang lugar po kayo naroon sa gabing ito sa ating pag-aaral. So sige po, tayo po ay mag-uumpisa na. Tayo po ay mananalangin. Panginoon, dakila kang tapat sa gabing ito at tunay nga napakabuti mo sa buhay ng bawat isa. Ikaw lamang po ang nais naming maparangalan sa lahat ng aming gagawin, even the desires of our heart. Lord, ay hayaan mo na nakatugma sa iyong perpektong kalooban para po sa amin. Sa aming pag-aaral, O Diyos, mapapurihan ang iyong banal na pangalan. Buksan mo po ang aming kaisipan, ang aming mga puso, upang sa ganon malaya po naming matanggap yung mga learnings na nanggagaling sa iyo sa pamagitan po ng pag-aaral namin ngayong gabi. Pagpalain mo po ang bawat isa sa oras na ito, tunay nga ikaw ang aming tinataas at pinapapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sa mga nanonood po, magandang gabi sa ating live stream. Pwede po nating i-share ang ating live para may mas mga makanood pa po sa ating pag-aaral ngayong gabi. At sa mga hindi naman po makakanood sa ating live stream ngayong gabi, ay syempre, pwede po itong balikan ulit, mapakinggan at mapanood. Ayan, at makapag-aral po. Okay, so tayo po ay mag-uumpisa na ngayong gabi. Handa na po ba tayong lahat sa live stream at sa Zoom? Okay, so ang atin pong course na pagsisimulan po natin ay ating Christian Education 1. So, Intro to CE or Christian Education and Christian Education for Children. Okay, okay, muli ako po si Sister Leia Marie De Vera, ang inyong pong tagapagturo sa gabing ito. At good evening po sa lahat ng narito po sa Zoom at saka sa ating live. Okay. So, ang ating pong course number, name, at credit hours, ito po ang CE 101-2 or Christian Education. So, ito po ay church setting. It explores short historical development, teach the importance of children's ministry, and provides guidance on how to start and operate a vibrant and transformative ministry for children. Okay, so ang atin pong course description, syempre ay ang naisin po natin sa gabing ito ay ang ma-equip po ang bawat isa sa foundational knowledge and practical skills na magagamit po natin para sa ating mga churches, sa children's ministry in the church, in a church setting. Siyempre po, kung sa church, yan, di ba po? Kung paano ang dapat nating gawin, kung paano yung tama nating pagtuturo, tama yung pag-handle natin, people, yung mga adult, at minsan parang hindi natin nane-neglect natin yung mga bata sa loob ng church. Pero dito po sa ating pag-aaral, sa ating Christian education, is yung maturuan tayo, magkaroon tayo ng pananaw, di ba? Makita natin yung kahalagahan ng mga bata, that even the children's ministry in the church na makapag-provide ng guidance para makapag-umpisa tayo, magkaroon tayo ng vibrant and transformative ministry for children. Ibig sabihin yung vibrant, yung talagang parang nakaka-aliw, nakaka-alive ng spirit ng mga bata, nakukuha natin yung imagination nila, naabot natin yung imagination nila, at hindi lang basta parang
naaabot natin yung kagustuhan nila, pero yung transformative ministry for children, ibig sabihin ang ginugusto natin is yung ma-transform yung mga bata na tinuturuan natin, di ba? So yan yung course description po natin. Next, ang atin pong course objective ngayon po, ang pinag-aaralan po natin ay ang sinishare ko po sa inyo ngayong gabi, yung ating syllabus, ibig sabihin po ay ito yung pag-aaralan natin sa buong unit po ng ating Christian education. Okay, number 3 na po tayo sa ating course objective. Ayan. So, cognitive, ito po yung is to know and to understand. So ang pinopoint natin by the end of this course, students will able to, so number 1, understand the brief historical development of children's ministry and significance within the church. So dapat pag natapos natin yung unit natin, makita natin na dapat pala talaga makita ko o maramdaman ko yung kahalagahan ng children's ministry. And you as a children, you should appreciate yourself as a children's teacher sa loob ng church. Kasi di ba parang minsan pag hawak mo yung children, dito lang ako kasi tagabantay lang ako ng bata, tagapa-color sa kanila. Pero marirealize mo na part ka talaga sa ministry na inilaan ng Panginoon dito sa lupa. So number 2, explain the key concept, principles, and practices of children's ministry. Ayan. So, dito, mabubroad yung ating pananaw, kaya nating explain yung mga principles, yung mga pinapractice natin sa children's ministry, kaya nating ipaliwanag, bakit nyo kasi ginagawa yan, nagtuturo pa kayo sa mga bata, bakit hindi nyo pahayaang lumaki na lang muna sila bago kayo magturo ng bata. Ngayon, sa ating pag-aaral, marirealize natin at pag may nagtanong sa atin, alam mo yung stand mo kung bakit nananatili ka sa ministry na yan. At pag alam mo yung stand mo doon sa calling mo, di ba, makakapag-pursue ka, mas makakapagpatuloy ka kahit ang kulit-kulit na mga bata, parang dito sa ating Christian education is i-hype natin yung fire, yung passion natin as a children's education, children's teacher. Ayan. So number 3 is to identify appropriate teaching methods, resources, and curriculum for different age groups. Napaka-importante niyan, 'di ba? Kasi baka minsan yung ibig sabihin ng identify is yung mas ma-distinguish mo yung tamang approach sa pagtuturo. Kunyari, nagtuturo ka sa 3, nag-handle ka, mayroong mother, may dala ng 3 years old sa church. Siyempre, kinuha mo siya, o yung 4, yung 5, di ba? 6 to 7, dapat alam mong i-handle yung 3 to 5 years old, 7 and up, 12 years old and up, di ba? Kung naging young people teacher ka, paano naman yung appropriate na pagtuturo sa mga bata? Depende doon sa age nila na kinabibilangan. So merong mga methods pala yan kung ano yung mga dapat nating gawin. Okay. Next, number 4. Andyan pa kayo. Hope na papakinggan niyo ako ng maliwanag. Ayan. Number 4, develop strategies for communicating biblical truths effectively to children. Napaka-importante niyan, 'di ba? Pag nagtuturo ka, alam mo yung tamang strategy ng pakikipag-usap sa mga bata doon sa mga bata na ituturo mo sa kanila, 'di ba? Kunyari sinabi mo si Jonah ay nilunon ng malaking isda. Oh, diba? Imbis na John ang sabihin mo, ang nasabi mo, Noah. Oh, diba? Parang, what's the truth behind it? Dapat alam mo din talaga yung biblical truths. Kaya, wag nating minamaliit yung mga teacher ng children. Dapat alam mo rin talaga yung mga tinuturo mo kahit bata. Kasi, yung mga bata, diba, sabi nga sa science, sa psychology, na okay. 'Di ba sabi sa psychology na ang isip daw ng mga bata is like a blank sheet of paper, 'di ba? Yung tabula rasa na sinasabi nila. Okay. Sabi yung tabula rasa, ibig sabihin
kung ano yung sinabi mo sa kanila, yun yung talagang may input sa utak nila, di ba? Kaya importante talaga yan, yung biblical truths na effective sa mga bata. Yun yung maituro natin sa kanila. Kaya dapat yan, kapag kayo ay teacher ng mga bata, kung ang mga pastor ay naghahanda ng sermon nila, pag nagtuturo sila kada linggo, tayo naman na mga teacher ng bata, dapat ganun ka din. Pag nagturo ka sa isang, kunyari sa Sunday, what is your objective for this story? Alam mo yung objective na, gusto ko yung bata, matuto silang maging masunurin, matuto silang maging marespeto. May objective dapat yung bawat story. Tapos may isip mo after that, what is the story connected on it? Diba? Dapat, ano yung maituro ko sa kanila? Kung yung obedience, maituro mo sa kanila yung buhay ni Jonah. Diba? Paano siya nag-obey? Diba? Kahit na labag sa kalooban niya o hindi pa maayos yung puso niya, sumunod siya sa Panginoon. At importante yan sa mga bata. Diba? Minsan na parang, kunin mo yung ganito. Wait, mami, lagi na lang ako, lagi na lang ako. Ano yung kahalagahan ng ng obedience, 'di ba? At maging obedient tayo sa ating mga magulang. Kaya dapat alam natin 'yan, yung mga right communicating skills and biblical truths para mas effective yung pag-abot natin sa mga bata. Okay. Next tayo. Kung may question kayo mamaya, pwede nating sagutin. Number 5, recognize and address the unique developmental stages and needs of children. We should recognize yung developmental stages and needs of children. Dapat 'yon. Kasi mas effective yung pag-abot natin sa mga bata kung nare-recognize mo yung pangailangan nila. Yung pag-develop ng mga bata. O, kunyari, kami, may 3 kaming anak ni Pastor Eric. Pinag-aaralan ko kung paano ko abutin yung mga anak ko. 0 to 7. Diba? Dapat stage of discipline. Diba? 7 to 12, stage of leading them. 12 and up. 12 to 18 years old is coaching them. O, diba? 18 years old and up, we need to be a friend to them. O, diba? So, you should recognize yung tamang pag-abot mo sa mga batang tinuturuan mo. Kasi nagde-develop yan eh. Hindi katulad ng mga adult na fully developed na yung mind nila. Okay na yung heart nila, yung emotion nila. Diba? Okay na sila. Yung mga bata, hindi. Ano pa sila, nagde-develop pa yung mind nila, yung heart nila, how to interact to other people, how to accept yung mga napapakinggan nila. And we as a children, we should recognize yung developmental stages nila. At yung sa pag-develop nila, na bilang bata sila, meron silang mga needs. Diba? Hindi lang sapat na na-recognize mo yung stage nila. Okay, 0 to 7 years old, I need to discipline them. What's the need of 0 to 7 years old? Anong need nila? So, syempre, dahil dinidiscipline mo sila, need nila ng instruction. Diba? Mahirap lang kasi yung discipline ka lang ng discipline. And then, you have not guiding them naman. You have no instruction naman. Diba? Paano mo maipupursue yung discipline kung wala ka namang binibigay na instruction and guidance? Diba? And then, 7 and up, you need to coach them. So, ano yung mga method na dapat mong gamitin para ma-coach mo sila ng tama, ma-cheer up mo sila, di ba? So, dito sa ating pag-aaral ng CE is yung marerecognize natin as a teacher yung mga unique developmental stages nila. Kasi di ba parang ang mga bata talaga, they are so unique, they are so they're such a blessing to us. At meron silang unique character talaga na tanging sa kanila mo lang matatagpuan. Na habang nagtuturo ka, parang meron silang mga tanong na napaka-unique, diba? Parang nung baby yung anak namin, sabi ni nung anak namin na panganay, Mami, bakit lemon square yung tawag dito sa cupcake na lemon square? Circle naman to, sabi niya. Diba? Parang kami naman, nung napaking kami, syempre, dahil ang lemon square ay cupcake,
hindi na namin ano, hindi na malikot ang utak namin doon na nakasanayan na namin na yung lemon square it's a cupcake, 'di ba? Pero nung siya nagtanong siya na, "Mommy, bakit ano, lemon square pero circle?" O, diba? So, napaka-unique talaga ng kanilang mind. Tapos kami, bilang parent, napatanong din kami, oo nga, no, bakit square siya, pero bakit circle naman yung cupcake? O, diba? So, ganun. Nakakatuwa yung mga bata. And so, syempre, we are leading children. We are leading human. They are not just kid, diba? Kailangan, we should not, put limit sa mga bata dahil kid lang sila. Oh, we should not underestimate the power of children, 'di ba? The power of being a kid or being a child, 'di ba? So tayo sa pag-aaral natin ng Christian education, paano natin ma-apply 'to, 'di ba? Yung mga naiisip natin, so I like to teach something like this one, oh, 'di ba? Gusto ko matuto silang sumayaw, to have fun. Kung sa school parang limitless, 'di ba? Pag minsan sa school traditional, uupo ka doon, makikinig ka. Ikaw gusto mo parang ma-enhance din yung how to love, how to yung ibang bagay na gusto mong maituro sa kanila, oh, 'di ba? Na hindi sila minamaliit, 'di ba? Walang what's this one? Walang favoritism, 'di ba? Yung love of God, that love is for everybody. Kahit maputi ka, mayaman ka, mahirap ka, the love of God is for everybody. So how you anong dapat mong i-apply, 'di ba? Para sa na paano mo mai-apply yung mga bagay na 'yon? Doon dito natin siya mapag-aaralan, 'di ba? So it's nice, 'di ba? The cognitive, it's to know and understand na tayong mga teacher talaga is kailangang nabibuild din yung ating power of mind dito sa pagtuturo natin. Next, Pastor Eric, next. Dito na po tayo sa ating B, sa ating effective. Ang ibig sabihin ng effective is yung feeling mo, yung feel, yung motivation mo dito sa ating pag-aaral dito. So, by the end of this course, students will be able to, number one, develop a genuine love or genuine love and concern for children, nurturing their spiritual growth and holistic development. So, tayo, bilang nag-aaral ng Christian education for children, kailangan na de-develop yung natin, yung genuine or genuine love natin, yung concern natin for children, 'di ba? Parang tuwing makakita ka ng mga bata, dati parang pag nakita mo yung mga, okay, sit lang kayo diyan na, stay put lang kayo, huwag kayong magulo. Pero ngayon pag nakikita mo yung mga concern ka sa kanila, kung totoong may love ka sa kanila, kaya ako talagang I'm so proud doon sa mga pinipiling maging teacher ng children. So, 'di ba, yung gusto kayong palakpakan kasi ibang pag-ibig ang dine-develop ninyo at alam ko may concern kayo sa mga bata kung bakit pinili nyo magturo sa mga bata. So, dapat diba, turo ka na lang turo, pag story ka na lang story, dapat meron ka rin, mag-isip ka rin ng mga games, ng mga dance, mag-search ka sa YouTube, diba? Mga puzzle, 'di ba? Para maabot mo yung kasi may mga bata, 'di ba? O kaya sa mga drawing, lahat ng aspeto, 'wag puro story kasi ibang mga bata mahilig sa story pero ibang mga bata naman mahilig mag-draw, mahilig mag-color, mahilig mag-dance. So dapat maabot mo 'yon, lahat ng gusto ng mga bata. Okay, number 2, cultivate. Kung yung number 1 is to develop, number 2 naman is to cultivate a heart of compassion and empathy towards children and their families. And that's nice, di ba? Dapat talaga pag nagtatanim tayo ng seed, kasi if we are developing and nurturing a kid, di ba? Kung kunyari ikaw ay nagtanim ng seed, kailangan i-cultivate mo yung lupa. Tama? Hindi pwedeng tapon ka lang ang tapon ng buto. Diba na kailangan mag-story ako about love ganito. So how you cultivate the place na paglalagyan mo ng story mo. Tama? Did you get it? 'Di ba? Parang dapat i-cultivate mo yung heart na ikaw mismo na nagtuturo sa kanila
makultivate yung heart mo na magkaroon ng compassion and empathy doon sa bata talaga, na you should dig on it. Pag nagtuturo ka sa mga bata, kailangan makita mo talaga at hanapin mo na, kasi what is in the heart, the mouth speaks. Sama, di ba? Kung yung puso mo ay puro pag-ibig sa mga bata, sympathy and empathy towards children, yun yung lalabas dun sa bibig mo, lalabas sa action mo. Kaya parang iba, di ba, sabi nila, parang, I don't know how to teach children eh. Hindi, dapat you should dig your love for children. And if you dig it, na-cultivate mo yan, yung love mo for children, talagang kusang lalabas yan. Yung mga galaw mo, yung mga salita mo, kung paano ka umabot sa kanila, di ba? Tapos, sa kanilang family, di ba? Kaya parang, and you know what? It's so nice na magturo sa mga bata. Minsan yung mga bata, ginagamit din ni Lord yan para mag-soul winning sa kanilang mommy. O kaya sa kanilang daddy. Diba? Minsan mga bata lang yung pupunta sa church. Tapos biglang, Mama, samahan mo na ako dun sa church. Gusto ko, parang tinuturoan sa church na dalawang bata. Sumunod na linggo, kasama na nila yung mommy nila. Diba? So, kailangan nare-reach din natin yung family nila. So, number three, recognize the value and importance of creating a welcoming and inclusive environment for all children. Yan. So, dapat ma-recognize natin yung kahalagahan, di ba? At importansya ng kine-create natin, di ba? Na environment para sa bata. Diba? You should know your value. Naku, mahalaga ka. Yung importante yung ministry na ginagampanan mo sa church, yung kine-create mo na pag-welcome sa mga bata, di ba? Yung environment na binibigay mo for all children, di ba? Sa ibig sabihin nito for all children sa lahat ng bata, di ba? You should create a happy environment and welcoming environment for all children. 'Di ba? Pag nakita ka nila, parang takbuhan na sila, tapos tuturuan mo sila mag-bless lahat, 'di ba? It's so nice. Tatakbo, andyan na si teacher, andyan na si kuya, andyan na si ate. Diba? Number four, exhibit a commitment to personal spiritual development and continuous growth as a children's ministry leader. Oh, kailangan pala natin dito ng commitment. Diba? Kailangan ma-exhibit yan, makita nila yan, na ikaw mismo ay meron kang commitment sa iyong personal spiritual development at continuous na paglago bilang isang ministry leader sa mga bata. So kailangan makita nila 'yon na talagang you have committed on it, 'di ba? Na kahit pagod na pagod ka, grabe si kuya, kahit maingay kami, thank you kasi love mo pa rin kami, 'di ba? Yung mga bata, makita nila, grabe naman yung love sa atin ni ate, kahit na ang gulo-gulo natin, andiyan pa rin siya. Kahit magugulo yung mga yan, observant sila, nakikita nila yan, di ba? At yung spiritual development mo, makikita, parang minsan kasi yung mga bata, tinuturuan natin sila sa church, parang nagiging hinahangaan din nila kayo. Parang gusto ko, paglaki ko, maging katulad ako ni teacher, ganito. Maging katulad ako ni ate, ganito, na ituturo din sa mga bata. See, you are transferring also the commitment that is inside of you. Parang nakikita na rin yan ng mga bata habang nagtuturo ka sa kanila, di ba? So, foster a sense of teamwork and cooperation within a ministry team. Ibig sabihin ng foster is to encourage a sense of teamwork and cooperation within the ministry team. So, kailangan, kung kayo ay maraming teacher, dapat you should encourage everybody na magkaroon ng teamwork. O ikaw, taga-print ka ha. Ipag ikaw yung taga-print ng kokoloran natin sa Sunday, ikaw naman gumawa ng objectives natin, mga storytelling natin, yung mga yung mga pinapakoloran, visual aids, 'di ba? Yung mga nakikita nilang mga, kung kayo yung teacher na gumagawa pa ng mga puppet na kailangan tinuturuan sila, yung mga crafts, ganyan. O dapat meron kayong team, o kunyari ngayong Sunday ikaw magturo, next Sunday ikaw naman, o sa 3 to 7 years old, ikaw sa ganito, ikaw sa ganito. So sa inyong sa inyong team, kailangan you should encourage everybody na magkaroon ng teamwork, hindi nagpapagalingan, pero nagtutulungan sa pagtuturo sa mga bata. Kahit yung mga taga-timpla lang ng merienda, importante yan.
Ba, baka sabihin, sila na lang laging ano, nagtuturo ng mga bata. Ako, puro taga-timpla pala. Part ka pa rin ng ministry. You should not, ano, maliitin yung sarili mo. Kasi kaya kayo na mga parang teacher ng sa church, ang ministry ay hindi lang yung mga nagtuturo sa mga bata, yung mga nagsiserve, nagluluto ng lugaw, nagluluto ng sopas, part sila ng ano, team. Kaya dapat you should appreciate all na person katulong doon sa team. Importante yan, yung mga, di ba, pag nagtuturo ng bata, meron din yung mga teacher aide na sila yung taga-saway lang, o upo ka dito, pag may pupunta sa CR, sila ang tutulong, so... You should appreciate everybody. Ayan. Next. Okay. So, kung may tanong po kayo mamaya, ayan, mabilis na lang natin to. So, next. Volitional. Volitional. Ayan. So, volitional or do or competences. So, by the end of this course, students will be able to demonstrate competence in planning and executing age-appropriate activities and events for children. Ibig sabihin ng competence, talagang pinagugulan mo ng panahon, di ba? Dinedemonstrate mo yun, hindi yung competence na nakikipagkompetensya ka. Ibig sabihin, you are planning for it. Talagang nag-ano ka, brainstorm kayo ng inyong team, di ba? O ikaw mismo, nag-brainstorm ka, ano kaya, that's effective way for me to reach these children on Sunday. O, ganyan, di ba? May mga plano ka. Ano kayang magandang palaro na connected sa story ko? Ano kayang effective na merienda sa mga bata ngayon, di ba? O kaya, if you are teaching about the fish and the bread, o, di ba? Parang, meron ka rin dalang mga biscuit na hugis na fish. O, di ba? O, this, our story for today is about the a kid na nagdala ng baon niya, na may baon siyang fish and a bread. It's look like this. O, di ba? Tapos pag merienda time yun na, yun din naman, yung mga biscuit na may hugis na fish. So, parang pag every time nakakainin nila yun, mai-imagine nila yung miracle na ginawa ni Jesus. Di ba? Yan. So, we should demonstrate competence in planning. At kung paano natin ma-execute yun. Kasi maraming mga tao na magaling sa planning, pero mahirap mag-execute. Diba? So, dapat partner yan, yung planning and executing. Kung paano mo maaabot yung mga kiliti ng mga bata. At pag nakuha mo kasi yung kiliti ng mga bata, it's nice, diba? Importante yan. Kasi may ibang mga bata kapag boring yung teacher sa church, ayaw nila makinig ng story. Pero pag may mga bata na pag nakita nila, itong teacher ko mukhang matalinong magturo. May mga bata kasing ganun eh. May mga batang ganon na pag nakita nila yung teacher nila, ipinagplanuhan yung tinuturo niya sa Sunday school, talagang nakafocus sila. Pero pag napakinggan nila, ah, itong teacher ko parang pinuputsu-putsu lang yung pagtuturo sa akin kung sino-sino lang sinasabing pangalan. Hindi niya pa alam yung tamang araw, kung ilan yung bilang. Parang may mga batang matalino din at may makilala kong ganyan. Pero once na nakuha mo yung kiliti nila, talagang ay grabe din. Talagang nakikinig sila sa iyo at ikaw bilang teacher, parang malaking ano rin sa iyo 'yon. Parang you have nakakuha ka ng 3 star bilang teacher, 'di ba? Ibig sabihin, you are good doon sa plan na ginawa mo, na execute mo siya sa tamang edad na appropriate sa kanila yung mga activities na pinapagawa mo, appropriate sa kanila. O 'di ba, baka naman nagtuturo ka 3 to 7 years old tapos yung pinapagawa mo, oh, we will, ano ha, activities right now, puzzle. Diba? 3 to 7, puzzle yung binigay mo sa mga bata. Kasi gusto ko pag-aralan natin yung ginawang parang buhay ni Jonah, iba-iba yung lugar na pinuntahan niya. Diba? Tapos yung mga bata, diba? 3 to 7 years old, how can they make a puzzle? Diba? Dapat mga 10, 12, oh, mahilig sa mga puzzle yan, mga bata na ganyan. Pag mga 3 to 4, 3 to 7, coloring, oh, diba, ganyan. Next, effectively disciple and mentor children, encouraging them to grow in their faith and relationship with God. And this is so important, diba? Important, diba, na maging effective kay Lord. Diba, importante yung habang bata sila, ni-nurture mo sila, at na-develop yung faith nila kay Lord hanggang sa naging teens sila, naging young people sila, naging
young professional sila hanggang sa naging young couple, andun pa rin sila. At can you imagine kung ikaw yung nagturo sa kanilang unang-una, nang unang tinuro mo lang na our memory verse for today is John 3:16, for God so loved the world. O diba, parang, ay grabe, you have crown on heaven, na parang, is, diba, sa pag nakita mo yun, pag na-nurture mo sila, na-disciple mo sila, na-mentor mo sila, diba? Kaya, dapat yung mentoring and discipleship is intentional din as a teacher of children. Next, evaluate and make informed decisions about curriculum resources and programs for children's ministry. And the love of Jesus for everybody, di ba? Binigay niya yung buhay niya para sa ating lahat. And he even loved the Father, di ba? Kasi sinunod niya. So yung love ni Jesus is yung pagpapakita niya ng love kay God sa kanyang ama is yung pag-obey niya. Diba? Hindi lang naman puro about giving and ganun. Yung pag-obey mo sa nag-utos sa'yo is pwedeng maging way ng yung love. Diba? Tapos sa third Sunday naman, yung pag-love ng mga anak ni Noah sa kanya. Diba? Kasi sumusunod sila sa mga inutos ni Noah. Kaya nakasama sila sa kaligtasan. So our love can save us. Diba? Yung love natin sa ibang tao, pwedeng magligtas sa atin kasi magbubumirang din naman sa atin yun eh. Diba? Minsan, ang hirap-hirap mahalin ng taong to, pero mahal ko pa rin siya. Pinagsisilbihan mo pa rin yung kapitbahay mo na ayaw mo. Eh, biglang yumaman si kapitbahay. Tapos sabi niya, alam mo, hindi kita nakalimutan kasi kahit na naging masama ako sa'yo, mahal mo pa rin ako. See? Love can save us. O, diba? Can bless us. O. So, sa fourth Sunday naman, yung love for lahat ng narito sa world. So, kasi kay Noah, even animals, sinama doon sa ark. Diba? So, the love of God is for everybody, even for dog, cats. O, diba? Tuturuan mo yung mga bata kung paano nila handle yung mga pet nila sa bahay. Sinisipa-sipa lang ba ang pusa? Diba? Hinahayaan lang bang sipa-sipain niyang mga aso? Paano sila mahalin? Kasi God is everywhere, even to dog and cats. Paano mo sila i-handle? Nakikita dapat pag-ibig ng Panginoon doon, 'di ba? So, may mga strategies diyan. Ayan. So, 'yan yung parang curriculum resources and programs, you should evaluate it. So, kapag tinuro mo yung love for this month of September, after the end of pagka-end ng September, you should evaluate. Naging okay ba yung pagtuturo ko? Very good ba yung subject ko na love? Very good ba yung mga games ko? Very good ba yung mga story ko? Connected ba? Baka love, pero iba naman yung tinuro mo. O, diba? Parang ako, iba yung example. O, parang ganun. Ayan. So, evaluation is good. Very nice yan. Kasi makikita mo yung rate mo bilang teacher o kaya yung team. Next, reflect on personal strengths, challenge, and growth areas as a children ministry leader. You should reflect on personal strengths, challenges, and growth. Dapat nire-reflect, may reflection ka din sa strength mo as a teacher. What is your strength? Diba? Kasi minsan, pag teacher ka, nagko-compare ka. Pag may napanood ka sa YouTube, pag may napanood ka na kasama mo sa ano, ay, ang galing-galing niya magturo ng story. Iba-iba yung may vibration sila ng voice. Ang galing niya talaga. Ako, ito, ang lamya-lamya akong mag-story. You should reflect on personal strengths. What is your strength? Baka magaling ka namang sumayaw. O, diba? Magaling kang magpa-games. Magaling kang gumawa ng tanong. Magaling kang kunin yung attention ng mga bata, 'di ba? So yung mga challenges na dumarating sa iyo, mag-reflect ka sa parang naboboring sila pag nag-story ako. Anong dapat kong gawin? O mag-search ka na lang sa YouTube, mag-play ka na lang sa laptop mo ng story. May magaling storyteller doon. O after noon, okay, tapos na tayo makinig, kids, ha? O ngayon, it's time for me to ask you. O, oras na para tanungin ko kayo. E baka magaling ka sa tanong, doon ka na mag-focus. Diba? Yan. So, may mga challenges kasi bilang teacher. So, dapat alam mo rin yung mga challenges. Huwag kang nakatingin lagi sa failure. Na, ay, nag-fail ako sa ganito. Baka challenges lang yan. Tapos, pag nadig mo na, kung ano yung weakness mo, kapag nadig mo na yan at nagkaroon ka ng growth sa bagay na yan, baka maging strength mo yung weakness mo. Diba? Yan.
as a children's ministry leader. Next, commit to ongoing collaboration and networking with other children's ministry leaders for mutual support and learning. So, maganda yan yung nag-aaral tayo ng ganito para natututo tayo sa iba. O may mga seminars tayong ina-attendan, di ba? Kung may mga leaders seminar for ganito, may seminar din naman for kids, attend tayo sa ganon. Para magkaroon tayo ng iba pang natututunan at magkaroon tayo ng support sa ibang mga ministry leaders, sa ibang churches, magtanong tayo, what is applicable sa ganito? Nahirapan kasi ako sa ganito. Ayan, next! 3, ayan. So, yung course outline natin, Introduction to Children's Ministry. Siyempre, we have short history of children's ministry. Pag-aralan natin yan, mapasadahan natin. Definition and purpose of children's ministry. We should define it and we should know the purpose of children's ministry. Significance of children's ministry in churches. So, yan yung mapag-aralan natin. Biblical and theological foundation. So, number one, understanding the role of children in the Bible. So, ano ba yung mga nasabi ni Jesus tungkol sa role ng mga bata sa Biblia? Titignan natin kung bakit sinabi niya na ang makakapasok lang katulad, maging katulad kayo ng mga bata. Oh, ba't nasabing ganyan? Diba? Ano bang role ng mga bata sa Biblia? Ayan. Theological principles guiding pag-aaral natin ganito. Syempre kinukultivate din natin yung mga biblical worldview para sa mga bata. Okay, next. Ito ang ating course outline. So, letter C, age-appropriate teaching and learning, recognizing and addressing developmental stages. So, we should recognize and address. Itong batang ito, iyak ng iyak. Kaya nag-ano na lang, iyak ng iyak. Pag di nabigyan ng candy, kahit di naman nanalo, imiiyak. Oh. Kausapin nyo yung magulang, ano po ba itong anak nyo? May pinagdadaanan ba ito? Gani, ano, oh, diba? Kailangan ma-recognize mo kung ano yung needs ng bata. Diba? Kasi baka siya, kasi po ganito kasi yan, sa bahay, ganito, bunso kasi. Gusto niya lahat, nahukuha niya. Oh. Developmental stages, so siya ay nagde-develop pa. Syempre, ang bata kasi, 'di ba? Hindi mo tinuro ang maging madamot 'yan, pero madamot talaga. Nasa stage sila ng ganun. So habang tumatagal sila, nare-realize nila na sharing is caring. It's nice to share because I've cared. 'Di ba? Parang maganda rin. So, nasa stage sila. Baka wag mong bibigyan ng period. Aka itong batang 'to pag lumaki 'to, madamot na 'to talaga. Ay, hindi. Dapat ma-recognize mo na nasa stage pa lang siya ng pagiging ganyan. Diba? Okay, number 2, effective teaching methods and strategies for different age group. It is not just teaching, it is not just method, it should be effective. Diba? Dapat yung alam nating methods, yung alam nating mga teachings, ay kailangan effective. Yung mga strategies natin, dapat effective. Pag-aralan natin kung you have a nice story, you have a nice visual aids, you have a nice everything, pero bakit kaya hindi effective? Diba? So, pag-aralan natin yan. Bakit hindi nga naman effective? Bakit boring pa rin sila sa akin? Ayan. Selecting and evaluating curriculum and resources. So, importante din yung selection. Kung ano yung tamang gagamitin mo, proper story, proper games, proper activities, at yung curriculum na gagamitin mo. Diba? Parang DepEd din. Diba? Nag-aaral sila ng tamang curriculum. Parang next year, dadagdag na sila yung matatag. Ano, diba? Parang may ganun, no, Pastor Eric? Yung matatag sa... Ngayon yung matatag. Ayun, may mga curriculum nagbabago. Kasi depende sa generation. So, baka yung tinuturo mo naman 10 years ago, ganun pa rin ngayon. Siyempre, iba na yung situation ngayon. Dapat nag-elevate din. Creating a welcoming and inclusive environment. So, number one, importance of creating a safe and inclusive space for all children. So, how can create a safe place for children? Paano ba mag-create ng safe na place para sa mga bata? Pag-aralan natin yan, yung kahalagahan ng kinikreate na lugar para sa kanila. So, welcoming children with diverse backgrounds and abilities. Diverse? Welcoming children, syempre, yun, kung paano mo
ma-welcome yung mga bata sa iba't iba nilang abilities. Huwag tayo yung parang tahimik siya sa pagtuturo mo, hindi mo na siya tinatawag. Baka naman kailangan itaas mo lang yung self-esteem ng bata. Tapos pag naitaas mo na yung self-esteem niya, uy, very good na siya. Kahit hindi mo na siya pinapansin, tinataas niya na yung kamay niya. Diba? Kasi dapat maramdaman ng bata na welcoming yung place na inihahanda mo para sa kanila. So ako, nung nagtuturo ako noon, pag may mga batang parang hindi laging pinapansin, siya ang lagi kong tinatawag. Tapos pag napadevelop na, siguro ano yan, favorite ni ma'am. Kasi nakakataas din ng self-esteem yun, di ba? Favorite, wag. Kailangan natitignan mo lagi yung mga hindi napapansin. Uy, ang galing mo sa bagay na to. O, di ba? Yung sobrang ingay naman, huwag mo masyadong pansinin. Kasi kailangan matuto rin siyang i-calm yung sarili niya at magbigay ng ibang place sa ibang mga bata. Dapat balance lang. Tatawagin mo siya minsan, tapos sa iba naman, yung iba naman, gano'n. Building positive relationship with children and their families. So, yun. Graduation ninyo sa DBBS, ihatid mo sila sa kanila mga bahay, nay. Salamat po dahil pinayagan nyo ang inyong mga anak mag-aral. Salamat po dahil pinayagan nyo sila, maturuan namin sila. Pag minsan po, sama rin kayo sa church. So, diba? So, their family is your family too. Ayan. Matatapos na ba tayo? Okay, number 4. Discipleship and spiritual formation. Designing intentional discipleship programs for children. So, discipling children, it should be intentional. Diba? Pag gusto mo talagang turuan sila, mahalin sila, dapat intentional yan. Talagang kahit napagod ka, pag may work ka, tapos Sunday, gusto mo, sana ano, papahinga mo na ako ngayon. Pero pag intentional kasi na gusto mong abutin yung mga bata, kahit pagod ka, aabutin mo sila. Kasi intentional eh. Diba? May nire-reach ka na goal. Yun. Mentoring and nurture spiritual growth in children. Kailangan na may mentored sila, nanonurture sila. Sa paglago, hindi lang sa puro palaro, hindi lang sa puro sa kwento, pero ang spiritual growth, kilala na ba sila si Jesus? Naturuan na ba sila about sa ganito? Natanggap na ba nila si Jesus bilang kanilang tagapagligtas? Nafe-feel ba nila yung love nila kay Jesus every time na pupunta sila sa church? Nararamdaman ba nila yung parang ibang pakiramdam nila pag nasa church sila? Na-explain mo ba sa kanila kung bakit ganun ang kanilang nararamdaman? So, dapat maipaliwanag din sa kanila yon. So, engaging children in worship, prayer, and scripture study. Oh, kailangan magkaroon sila, ma-engage sila na hindi lang sila pumupunta sa church para mag-merienda. Oh, 'di ba? May mga bata na, "Oh, may merienda doon. Masasarap yung merienda doon. Pupunta ako sa church." Pero dapat ma-engage din sila na pag nagpupuri, tumataas yung kanilang mga kamay. Pag nag-worship, sumasayaw din sila. Maganda rin yung pakiramdam nilang mag-dance. Kaya yung anak namin, si Dab, nung first time na nakita namin siya na habang nag-worship ay nakapikit at nakataas yung kamay, naluha ako talaga. Sabi ko, ay, na-engage na siya sa worship. Parang na-realize niya na masaya pala din. Maipakita niya yung pag-ibig niya kay Lord sa pag-worship. Hindi lang yung bilang bata siya, di ba? Nag-aaral lang salita ng Panginoon. Tapos yung mga bata, di ba? Ah, kaya si Dab nung bata pa siya, ang engage siya magbasa sa Bible, pero ang binasa niya agad, Revelation. Kaya yung mga ano, nung una siyang nagbasa sa Bible, the Revelation, kaya yung mga kaya pag, ngayon medyo ano na siya, grade 7 na siya, nagtatanong na siya, "Mami, parang ito yung nabasa ko sa Revelation na mangyayari, mga ganito ganyan." O, diba? So dapat pag nag-ano sila, yung isang anak naman namin, yung app sa Bible, ay app sa cellphone, yung Bible, yun naman kailangan may mga visual aids, may cartoons, ganyan. So, kailangan ma-engage sila sa ganon. Worship, prayer, and scripture study. Engaging parents and children's spiritual development. So, number one, building partnership with parents and families. Siyempre, yung mga bata na pupunta sa church minsan, kung hindi pa kasama yung mga magulang, dapat pinapaalam sa kanilang mga magulang. Diba? Nakikipag-usap tayo sa kanilang mga magulang. Kamusta po bang inyong anak sa loob ng tahanan? O, parang yung isang anak namin na panganay, meron daw silang kaklase ngayon na
masigawan lang konti, umiiyak na. Mas masagi lang konti, iiyak na. So ngayon, yung magulang pumunta sa school, pinaliwanag na ganyan lang po kasi talaga yung anak ko. Ano siya talaga daw, soft talaga, may umiiyak. So tayo bilang mga teacher, kailangan nalalaman din natin bakit yung bakit kaya tong batang ito ganito? Ano kaya ang ano niya sa loob ng tahanan? Dapat nakikipag-usap tayo sa kanilang family din, sa kanilang mga magulang. Ayan. So, equipping parents to disciple their children at home. Mm-hmm. So, minsan, bilang mga teacher, alam nyo, may isang blessing na minsan mas active yung mga bata pagdating sa Sunday. Kapag ikaw ang nagtuturo as a teacher. Diba? Parang, kaya, pakamik nila, ganun, diba? Kaya, alam nyo, mga teacher, blessing kayo sa mga magulang talaga. Kasi, natutulungan nyo ang mga magulang na mag-equip sa kanilang mga anak. Pero, syempre, dapat tuturuan nyo rin yung kapag nakausap niyo yung nanay, mami, yung anak niyo po, turuan natin siya mag-pray, turuan po natin siya magpasalamat kay Jesus, kung ano yung natatanggap niyang mga kahit simpleng bagay lang. Makipag-coordinate ka sa kanila mga magulang. Kasi malaking blessing yun eh, na may ibang mga taong nakakita sa kakayanan at pangailangan ng kanilang mga anak. Diba? Parang, mami, ayakapin niyo din minsan si ganito. Kasi gustong-gusto niya pala nang niyayakap siya. Kasi 'di ba minsan sobrang busy ng mga magulang, hindi na nila nakikita yung needs ng kanilang mga anak. And you as a teacher, ikaw yung binibigay ni Lord minsan na maging way para malaman ng mga magulang 'yon. O kaya, daddy, yung anak nyo pala, gusto niya napapakinggan siya. Pag nagkukwento siya, tuwang-tuwa siya pag napapakinggan siya. 'Di ba? So, maganda 'yan na malaman din natin. So, communicating effectively with parents. O, 'wag naman yung parang dahil porque malapit na sa'yo yung estudyante mo eh. At proud ka. Ako po, sinusunod niya po ako kahit konti lang sinasabi ko. Aba, pinangalandakan mo pa na mas mahal ka ng anak niya kesa siya. O, diba? Dapat nakikipag-communicate ka, mami, siguro dapat ganito po ang gawin ninyo para mas mapakinggan kayo ng anak ninyo. Kasi ito po yung ginawa ko, effective. Baka pwede nyo rin pong gawin sa kanila. O, diba? As a mommy naman, ay, thank you so much for your concern. Try ko ngang i-apply yan. O, diba? Kaya rin yung reward and punishment. May mga bata na pag binigyan mo ng punishment, oh, ang tigas ng ulo mo, ha? Pag matigas ang ulo mo, papaluin kita. Eh, lalong tumigas yung ulo. O, ngayon, oh, hindi sa kanya effective yung punishment. O, ngayon ang sabihin mo, tigas ng ulo mo, ha? O, pag mabait ka, bigyan kita ng isang candy. Tapos biglang tumahimik. Ah, very good sa kanya ang reward. O, di ba? O, sige, pulutin mo lahat ng kalat mo. Bibigyan kita ng isang bread. Pinulot lahat ng kalat. O, sa reward to. So, yung alam mo kung paano i-discipline yung bata. O, ngayon, itong mami naman, puro punishment ang ginagawa. Ang tigas-tigas ng ulo niya, teacher, sister, brother. Sabi, diba? Hindi nakikinig sa akin sa bahay. Kahit sinap, pinapalo ko na, hindi pa rin nakikinig. Ay, mami, kasi napansin ko yung anak nyo parang sa reward siya. Bigyan nyo siya ng reward. Baka mas susunod po siya. So, you should know how to communicate effectively with parents. Ayan. So, maging blessing tayo sa iba, sa bata, sa kanila mga magulang. Pag nakita talaga natin yon, magagamit tayo as a blessing sa lahat. Okay. What's the time na ba? Masyado na bang mahaba ang ating pag-aaral po? Uy, parang tapos na tayo ah. Meron pa ba? Evaluation. Yan. Ito naman, ba't iba yung number? Nag-stay pa rin. ABCDFGHI. So, evaluation and continuous improvement. Number one, monitoring and assessing the effectiveness of children's ministry programs. Dapat ay teamwork and children ministry.
Next, dito po pala tayo sa Leadership and Teamwork and Children's Ministry. Ito po sa isa sa atin sa mapag-aaralan natin. Leadership Principles for Children's Ministry Leaders. So, parang nasabi na rin natin kanina yan. Team Building, Delegation, and Conflict Resolution. So, dapat merong ano dyan, may isang team na, syempre, sa ministry, may mga conflict talaga na dumarating. Diba? Biglang may yung bata, anong gagawin natin kapag habang nagtuturo ka, may nasaktan? O habang nagtuturo ka, may nangyari aksidente? Habang nagtuturo ka, nagkaaway yung mga bata, ano nangyari? Diba? So, dapat may ano ka, meron kayong, sa inyong team, meron kayong nakahanda dyan na dapat gawin. Creating a vision and strategic plans for the ministry. So, you should have a vision sa inyong pag-aaral, pagtuturo sa mga bata. Meron kayong mga plans, meron kayong mga strategy. Kung sa business, merong mga strategy kung paano maabot yung mga customer. Sa sermon, ganun din, di ba? You should know your listener kapag ikaw ay gumagawa ng sermon. Di ba? Dapat alam mo kung saang lugar ka, di ba? Sa pagtuturo sa mga bata, meron ka ring strategy na ina-apply. May mga plans ka na ginagawa para maabot yung mga bata. So, dito, mapag-aaralan po natin yan. Special events and outreach. So, number one, planning and organizing special events for children. Meron ba kayong DVBS? Meron ba kayong kids camp? Meron ba kayong family day? Diba? Pwede nyo isama yung mga mami nyo dito. Tapos, magkaroon kayo ng family day this Sunday. Kasama yung mami at daddy. Diba? So, are you planning for it? Or are you making, or you are organizing something like that? So, pwede dito natin silang mabigyan kayo ng ideas dito sa ating pag-aaral. So, engaging the local community through outreach programs. So, as a mga teacher, nakikipag-engage ba kayo sa community, kapag brigada, tumutulong ba ang mga teacher sa church, nakapagbigay kayo ng mga pencil, crayons, o kahit simpleng merienda lang. Dito nga sa lugar namin, meron daw bata na nag-aaral siya. Tapos napansin ng teacher, kasi meron silang dispenser sa loob ng room, bakit inom ng mainit na tubig tong bata? Talagang supplied lahat, nabigay nyo na lahat, mga colors, papers, lahat, mga pagkain, punong-puno na busog yung mga bata. Sana, abutin din natin yung local community, di ba? Na, paano tayo makakatulong sa kanila? Minsan, mag-abot din kayo ng mga merienda sa community, di ba? Na wag natin siyang i-close lang doon sa church na kung saan tayo nabibilang. Kasi may mga batang hindi pa nakapasok sa church, paano natin sila maabot? Paano natin maipaparamdam din yung pag-ibig ng Panginoon sa kanila, di ba? Na wala sa church pero nasa community sila, di ba? They belong to the community, di ba? Incorporating service and mission opportunities for children. So, ayan, so next. Nung pa muna. Where's the water? Ayan, ang dami pala ng ating syllabus. At kapaloob ng ating syllabus na ating mapag-aaralan. Ayan. So, next, evaluation and continuous improvement. So, monitoring and assessing the effectiveness of children's ministry program. So, we should minomonitor dapat yan. May tagatingin. Siyempre, yung pastor natin ang nagmomonitor dyan. Di ba? Hindi porke ikaw yung teacher ng children, eh, ginagawa mo lahat ng gusto mo. Di ba? Ako po ang nagmamahala sa mga bata sa church. Naku, naking ano nangyari sa'yo. Dapat, nagpo-follow ka pa rin sa pastor. Minomonitor ka. O, effective ba yung ginagawa mo dito, sister, brother? Kamusta yung mga bata? Mukhang hindi effective yung pinaghahandaan mo. Eh, kiss natin yan. Baguhin mo yan. Biglang nasaktan ka naman. Ay, naku po, pinaghandaan ko to pastor. Ba't naman hindi mo ganito? Ay, naku po. Ang pagiging mabuting leader ay maging mabuting follower. Di ba? Hindi porke akala mo super effective mo na, 'di ba? Ah, maganda lahat ko, games, story ko, lahat maganda ganito. Yung mga bata tuwang-tuwa sa akin. Diba? Mas mahal na nila ako kaysa pastor. Nako, turuan mo silang mahalin si pastor. Kasi pag minahal na nila sa pastor, mas effective ka kasi ikaw 'yung nagturo sa kanila eh, 'di ba? Kung paano 'yung ipinapakita nila sa ibang tao, pagbubumerang sa iyo 'yon kasi ikaw ang nagturo sa kanila.
Diba? So, kailangan, namomonitor din natin yung program na ginagawa natin sa church, pero si pastor, kung ano yung pagka-monitor niya sa atin, susundin natin. Diba? Hindi yung tataasan natin si pastor. Ayan. Tayo din, bilang teacher, i-monitor din natin yung maginagawa nating plans, pero nakasunod pa rin tayo sa sinasabi ni pastor. Gathering feedback from children's parents and ministry team. Evaluation. I-chat mo sila, sister. Mami, kamusta po? Yung mga bata na tinuruan natin nung linggo, kamusta po ang inyong mga anak? Mabait na rin po ba sila? Kanyari, yung mga team nyo naman. Kamusta team? Kamusta guys? Okay ba yung ginawa natin this month? Very good ba yung ginawa natin? Itutuloy pa ba natin to? Itigil na natin. Pero dahil sinabi ng mga kasama, itigil na natin to kasi nakapagod yung mga bata. Ay, huwag nyo itigil. Kasi you're doing well, kaya ka napapagod. Kung di ka napapagod, you're not doing well kasi nakaupo ka lang doon. Diba? Kaya parang ako, napapagod na yung salita. So, ititigil ko na ba ito? Diba? Parang ganun lang yun eh. Ibig sabihin, you're doing well, ikaw ay nagpapawis, napapagod, you're exerting effort kasi intentional yung ginagawa mo. You want to reach everybody. Yung mga bata sa church, gusto mo silang maabot. So, yan, very good. So, gather feedback from everybody. Hindi lang ikaw ang laging magaling. Diba? Baka alam mo, ikaw na lang, magaling ako. Maganda lahat ng ginagawa ko. Ang totoong magaling, naghahanap ng taong mas magaling sa kanila. And you should ask them, Pastor, sa tingin niyo ba tama yung ginagawa ko? Sa tingin niyo po ba okay yung ginagawa ko? Pag ikaw naging ganon, makikita ni Pastor, magaling tong taong to. Diba? Pero pag ang tao, Pastor, ang galing na ginawa ko, no? Itong taong to, bobo to. Diba? Si feeling niya, magaling na siya eh. Kasi ang taong magaling, laging may space for learnings yan. Diba? Yun ang taong magaling. Yung hindi mo makikita ang magaling, pero ang totoo, magaling sila. Diba? Implementing changes and improvements based on evaluation results. O, katulad ng sinabi ko kanina, baka yung 10 years ago, yun pa rin yung ginagawa mo. May mga visual aids mo na yellow paper pa, yun pa rin yung ginagamit mo ngayon. Ano na tayo ngayon? Mag-search ka na sa YouTube. Mag-print ka na sa YouTube. Mag-print ka na ng mga maganda naman. Baka iba, Minecraft na. Yung mga puzzle, Minecraft na. Diba? Mga dapat nag-elevate din. You should welcome changes. Diba? Change. Welcome that naging change. Baka hindi pa, sir. Ito yung ano. Ito na yung effective noon na ginagawa ko. Yung mga bata noon, mas mababait kaysa ngayon, wala pang cellphone. Dapat welcome ka lagi sa pagbabago pag sinabi ni pastor. Improvements based on evaluation results. So, evaluation is nice. So, we need to do that. Strengthening personal growth and collaboration. Reflecting on personal strengths, challenges, and growth areas. So, yun nga. Nagre-reflect ka din. Parang nasabi na rin natin to kanina. Building a personal growth plan for ongoing development. So, may plan ka na sa ginagawa mo ngayon, may plan ka na sa mga gusto mong gawin pa sa future. At may plan ka na sa mangyayari pa, na baka sakaling mangyari pa, may plan ka na. Diba? So, diba? A man without vision will perish. So, kahit sa teacher, kailangan talaga planning is good, planning is nice, diba? Kaya ako, bilang mami din, yung mga baon ng anak ko bukas, nakaplan na sa utak ko. Kaya kinabukasan, parang hindi na ako masyadong naghahabol kasi parang nakaplano na. So, doon ko nakita na, very good ang planning. Diba? Collaborating and networking with other children's ministry leaders. So, yan. Pwedeng ganito katulad ng ginagawa natin. Sige po. Next po tayo. Gising pa ba kayo? Ayan. So, course requirements and evaluation. Parang last na ito. Yehey. So, attendance by Zoom and honest viewing of all videos lesson is 75%. Diba? So, kailangan may attendance kayo sa Zoom at honest viewing. O, hindi lang viewing ha, kasi honest. Meron kasi minsan nag-view pero tulog na. Diba? Parang ako kagabi habang nanonood, tulog din ako. Kasi, syempre, bilang mami, ngayon, nagpiprepare ka na, magpa-plancha ka na, ianda mo na lahat. Kinabukasan, nagkatrabaho sa buong, may pagod ka na din. So, kailangan, intentional yung growth natin. So, kailangan natin to ng honest viewing. Meron tayong assignment, 10%. Examination is 15%. So, a total of 100%. Ayan.
So meron po tayong maipapamigay na mga academic policies. Ito po yung parang last na ito, no? Grading scale and policies. The course will follow the MBS, established grading scale and policies. Papaliwanag na lang yun ni Pastor Eric mamaya po. Academic integrity. O, meron po pala yan. Plagiarism and any form academic dishonesty will not be tolerated. And appropriate disciplinary actions will be taken. Nice naman kasi appropriate yung disciplinary. Mahirap yung disciplinary lang pero hindi appropriate, di ba? Completion of lessons. All video sessions must be watched and skipping even just one session will mark a student incomplete in grades. For modular students, sending soft copy of module answers are required. Late assignments will be penalized unless prior arrangements have been made with the instructor. Ito yung ipapamigay, PDF format. Okay, kung makikita nyo po sa screen ninyo, meron po tayo ibibigay na PDF format. Sa reference book sa study natin, The Pastor as Administrator of Christian Education by Harold J. Elmer. Ayan, module for George Pax University. Providing Christian Education for all ages. We need to organize the education program and education Christian education plan for a lifelong faith formation and studies and Christian education for all ages. So may PDF program po tayo na ipapamigay sa inyo software para soft copy para mapag-aralan itong mga bagay na to. So pwede nyo rin yung mapag-aralan pa pag inyo pong nabasa.